Samantala, nireklamo ng transport group na akto sa Office of the Ombudsman sina LTFRB Chairman Winston Hines at isa pang opisyal. Ito'y kaugnay ng usapin tungkol sa Transportation Network Vehicle Service o TNVS. May report si Manny Vargas ng Super Radyo, DZBB. Manny? Dala, nag-ayon ng 7 pahinang reklamo ang grupong ACTO Alliance of Concerned Transport Organization sa Office of the Ombudsman laban kay LTFRB Chair Winston Hines at Board Member Ronald Corpus. Ito ayon kay Efren De Luna, Pangulo ng ACTO ay dahil sa ipinalabas na memorandum circular ng LTFRB na pinirmahan ng dalawang naturang opisyal na nagbibigay daan sa Transport Network Vehicle Service kaya ng Uber. Batay sa kanyang reklamo, inilagay umano sa panganib ng LTFRB ang mga pasero dulot naman ng kawalan ng seguridad sa pasahe. Sinabi itong si De Luna na kaliwas sa ipinatutupad mahigpit na panuno ng pamahalaan kung saan pinapanagot ang mga driver na mga pampaserong jeep, bus at taxi kapag hindi naman sila sumusunod sa tinatawag na fare matrix o kaya man na hindi nagbibigay ng maayos na supli sa kanila mga pasero, ang mga driver ng Uber ay pwedeng humingil ng higit sa sapat at ito ay hindi nakapailalim sa anumang regulasyon na ipinaiira ngayon ng pamahalaan. Kasabay nito, siniling ni De Luna sa Ombudsman na suspendihin si LTFRB Chair Hines at itong si Board Member Corpusa ang iniimbestigahan at papanagutin sa paglabag ng kaukulang mga provisyon ng Public Service Act gayon din ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act dulot naman ng sinasabing kapabayaan sa tungkulin. Lala? Maraming salamat sa iyo, Manny Vargas, sa Super Radyo, DZBB.